Next message for you, Capricorn. Creative wonderment. Ito guys, follow your passion. So kung mapapansin niyo yung image ng card, meron siyang stairs, hagdanan, pataas. So yung taas na yon, yung tuktok na ito, ito yung tuktok ng tagumpay. Your dreams, your passion. So, sundin mo, no? Kumbaga, sundin mo kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung gusto mong gawin. You just take one step at a time, no? Ibig sabihin, pa isa-isa lang, guys. Hindi binibigla, hindi minamadali. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Messages from the Universe para ngayong August to September para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung ano na lang yung message na mag-resonate sa inyo guys, take that message, okay? So, first message para sa inyo Capricorn. Originality guys, blaze your own trail. Be yourself guys, be your authentic you and love yourself for who you are, and other people will also love you for the way you are, mga Kapixie. Mas maganda na yon na pinapakita mo yung totoong ikaw and mahalin ka ng tao bilang totoong ikaw, mga Kapixie. Don't pretend to be somebody else para lang magustuhan ka ng tao. Kumbaga parang you cannot please everybody guys, no? Hindi natin yun magagawa, hindi natin mapiplease lahat ng tao. Merong mga tao na magugustuhan kayo, merong mga tao na aayaw sa inyo, mga Kapixie. Ang importante is huwag mawala yung sarili mo, yung sarili mong pagkatao para lang magustuhan ka ng ibang tao, okay? So love yourself the way you are, embrace yourself, you are unique the way you are, mga Kapixie. So kung ano ikaw, mahalin mo ang sarili mo. And you will get the same amount of love and respect from other people, mga Kapixie. Okay? Pick your battles wisely, mga Kapixie. Next message is confrontation. So, may mga confrontation na ginagawa talaga. And meron namang iba na dinededma na lang, mga Kapixie. Okay? So, ibig sabihin, piliin nyo kung saan nyo sinasayang yung energy nyo. Piliin nyo kung saan nyo ginagamit yung energy nyo, mga Kapixie. Pag kailangan marunong kayo mag-filter sa buhay nyo ng mga nega, ng mga walang kwenta, di ba? Nung mga hindi ka nais-nais o hindi ka aya-aya sa buhay. Yung mga ganong klaseng tao, bagay, sitwasyon, hindi na dapat pinagbubusan ng attention, mga Kapixie. And i-focus nyo na lang yung attention nyo dun sa mga mas kapaki-pakinabang na bagay sa buhay nyo na alam mo yun, magbe-benefit ka. So, don't waste your energy dun sa mga nega in short. Huwag kayong magpa-trigger ng kanegahan, guys. Okay? So, comment down below, guys, if nakaka-resonate kayo dyan. Next message for you, Capricorn. Ito, seven deadly sins, mga Kapixie. Pag nakukuha natin ito, ito yung reminder, mga Kapixie, no, na iwasan itong seven deadly sins na to para hindi kayo mapahamak, guys. So, yung first is sloth, laziness, mga Kapixie. Bawal tamad, galaw-galaw, baka ma-stroke, guys. Second is gluttony. Gluttony is pagiging bakaw, okay? Yung overindulgence in anything na nasasayang na. Kumbaga parang hoard ng hoard ka, tapos nasasayang na, hindi naman nagagamit. Sa pagkain, ganun din, hindi mo naman, yung mga takong mata, di ba? Kuha ng pagkain. Tapos, hindi naman nakakain. So, yun yung gluttony, mga Kapixie. Third is lust. Lust is yung pagiging L, mga Kapixie. Intense desire for physical and sexual gratification. So, seven deadly sins. Kasama sa seven deadly sins, guys, yung pagiging ma-L, okay? Next is greed. Greed is yung pagiging ganid, no? Excessive pursuit of material possessions and power. Okay lang, guys, na maghangad umasenso. Pero yung gumagawa ka na ng masama.
Para sa pera, para sa material na bagay, yun na yung pagiging greedy, mga kapiksi, yun yung masama. Next is wrath. Wrath is extreme feelings of anger, yung sobrang galit na galit. Palaging galit, galit na galit. Nag-aamok sa galit yan. Six is envy yan. Envy is pagiging inggitera. Inggitero, mga kapiksi. Yung hindi na nakontento sa kung anong meron sila, lahat na lang nang nakita sa kapitbahay, ginaya na. Kahit hindi na kaya, okay? Tapos yung iba, dahil sa sobrang inggit, nanghihila sila ng tao pababa, okay? And then last is pride. Pride is excessive self-love, mga kapiksi. Okay lang yung excessive, okay lang yung self-love, pero pag excessive na, arrogante na yun, mga kapiksi. Arrogance na yun. So yun yung masama, guys. Okay? So reminder yung 7 deadly sins na yan, guys. Iwasan nyo para hindi kayo mapahamak. Next message for you, Capricorn. Creative wonderment. Ito, guys, follow your passion. So kung mapapansin nyo yung image ng card, meron siyang stairs, hagdanan, pataas. So yung taas na yon, yung tuktok na ito, ito yung tuktok ng tagumpay. Your dreams, your passion. So sundin mo, no? Kumbaga, sundin mo kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung gusto mong gawin. You just take one step at a time, no? Ibig sabihin, pa isa-isa lang, guys. Hindi binibigla, hindi minamadali. Take your time at your own pace, diba? Pag napapagod kayo, pwede kayo magpahinga kahit nasa gitna na kayo, guys. Pero huwag kayong susuko, kasi pag sumuko kayo, balik na naman kayo sa baba. Tapos pag nagbago na naman yung isip nyo, next time, sige, push ko na ulit. Di papanik na naman kayo. So, nasayang yung effort, mga kapiksi. So, pag napapagod, magpahinga. Pero huwag na huwag susuko. Hanggang hindi nyo naabot yung mga pangarap nyo, okay? So, yeah. Comment down below, guys, if nakaka-resonate kayo. Ito naman, 7 heavenly virtues, guys. Ito naman yung kabaligtaran ng 7 deadly sins. Ito naman yung dapat na pinapractice nyo, mga kapiksi. Dapat dito nyo tinutuon yung araw-araw yung pamumuhay. Ito yung maging gabay, guys, para maging maganda din yung inyong pamumuhay, okay? So, first is faith. Faith is believing and trusting in the right things. So, yung paniniwala sa mga tamang bagay. Mga kapiksi, pananampalataya, believing in the unseen. Second is hope. Hope is belief that good will prevail. Hope is pag-asa, guys, no? Ibig sabihin, lahat, pag sinabing hope, lahat maganda talaga yan, okay? Kasi nagbibigay ng pag-asa. Everything will work, will always work out for you, okay? So, yeah. Third one is charity. Charity, guys, is yung gawang-gawa, no? Unlimited acts of kindness. So, yeah, gawang-gawa, guys, talaga. At saka para matambak din yung good karma nyo, guys, talaga importante yung charity. Yung charity, guys, hindi lang yan sa pera, ha? Kawang-gawa, no? Kahit anong kawang-gawa, kahit physical, kahit prayers, kahit yung pagkausap, basta kawang-gawa, mga kapiksi. Next is fortitude. Fortitude is never giving up, no? Wag na wag susuko. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, kung may pangarap kayo, wag kayong susuko. Pwede magpahinga, pero never susuko, mga kapiksi. Alright? Another one is justice. Justice is yung pagiging patas, hindi judgmental, ganyan. So, importante yan, mga kapiksi. Next one is patience. Patience is accepting the grace to forgive, no? Yung marunong magpatawad, guys. Kailangan talaga yan. Kailangan mahaba yung pasensya natin and marunong tayong magpatawad para mawala yung mga negative emotions din sa puso nyo. And temperance is, last is temperance. Temperance is practicing self-control and moderation. Importante din yan, guys. Kasi dapat nasa tamang balanse ang lahat, no? Lahat ng sobra, lahat ng labis ay masama, lahat ng kulang ay masama din, mga kapiksi, nakakasira din yan, okay? Alright, so yan yung 7 heavenly virtues, guys. So ibuhay natin yan. And yung last message galing dito sa deck na to, mayroon pa tayo isang deck, guys, eto.
So pagkatapos nito, last message is leadership, set your goals, guys, no? Matuto kayo mag-set ng goals. And kapag nag-set kayo ng goals, guys, dapat ginagawa nyo yung mga strategies, pamamaraan para ma-achieve nyo yung mga goals nyo, syempre. Okay? So, ganun lang yun. Hindi kayo magsiset ng goals para wala lang, no? Dapat pag nag-set kayo ng goals, dapat ginagawa nyo rin yung mga dapat nyo gawin para ma-achieve nyo yung mga goals nyo. So, yung next message natin galing dito sa deck na to, guys. Tingnan natin. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for August is magbibigay ako ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, guys. Worth 1,500 yung freebie na yan. Kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ang jowa nyo, guys. 30% discount until August 31. So, i-avail nyo na, sobrang ganda. So, eto, guys, yung inyong additional message. Napakaganda, guys. Miracles, milagro, no? Para sa iyo talaga ang mga milagro, mga kapiksi. Basahin muna natin. You are the joy bringer. Close up ko, guys, ha, para mabasa nyo din. You are the joy bringer. You bless the world with positivity and love. Energy source on your shining wings. Spread the miracle of happiness. Ikaw mismo, mga kapiksi, sa'yo manggagaling itong positivity na to, guys. No? Kapag ka-positive kayo, positive din yung energy na na-attract nyo sa buhay nyo, mga kapiksi. And positive din yung energy na pwede nyo ma-spread sa paligid nyo. No? And kapag positive lahat, kung sana lang, guys, no? Kung sana lang lahat tayo ay positive, mga kapiksi, napakaganda. Siguro, no? Napakaganda, napakasaya, napaka, alam nyo yun, napakapayapa ng bundong ating ginagalawan, guys. Kasi, kung mapapansin nyo, diba, pagka, let's say, for example, nasa isang room ka, nasa isang meeting room ka, nandun yung boss, nandun yung mga katrabaho. Pag galit si boss, diba, yung energy sa loob ng kwarto is tensionado, galit, kabado, nervyos, di ba? So, lahat yung negative energies, mga kapiksi. So, ibig sabihin yun, nasasagap natin yung energy sa paligid natin. Pero kung nasa loob ka ng meeting room, si boss ay masaya, di ba? Masaya, nagbibigay ng bonus, nagbibigay ng papuri, nagbibigay ng incentive. So, lahat din ng nasa loob ng kwarto, masaya, pumapalakpak, tumatawa, di ba? Nagkakainan. Syempre, masaya eh. So, ganun, mga kapiksi, ganun yung sinasabi ko palagi na energy vibrates and nasasagap natin yung energy sa paligid natin. Kaya, make sure na ikaw mismo, no, ay maging joy bringer, mag-spread ng positivity sa paligid mo, guys, para yun not yun lang din yung nagva-vibrate sa iyong quantum bubble, mga kapiksi. Okay? Ikaw ang source ng miracle mo. Ikaw ang source ng happiness mo, kapiksi. So, dapat pinifilter mo, pinipili mo yung paligid mo, yung mga tao na kabibilangan mo, kapiksi. Okay? So, yeah. Ito, guys. I-mind-mind nyo na yung miracles na yan, mga kapiksi. Ito, guys. Itong pag-abot ng pangarap, no? Mind, maabot ko rin ang pangarap ko. Yan. So, i-mind-mind nyo yan, guys. I-comment nyo sa comment section, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo, guys, para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course.
Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.